أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahalkong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa kwento ni Propeta Sulaiman alayhi salam na anak ni Propeta Daud alayhi salam. Si Propeta Sulaiman alayhi salam ay nabanggit sa Banal Quran na siya isang propeta. Sinabi ng Allah, Suratul Naml, Wawaritha Sulaimanu Daud. Ibig sabihin ay minana ni Sulaiman kay Daud ang pagkapropeta. Ibig sabihin ay siya rin ay propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, wawaritha, sinabi ng mga ulama ay hindi ang namana ni Sulaiman alayhi salam ay ang kayamanan. Kung meron mang kayamanan si propeta Daud alayhi salam, dahil si propeta Daud alayhis salam o ang mga propeta ay hindi sila yung mga naiiwan nila na kayamanan ay hindi pwedeng manahin bagkus ito ay ibibigay para sa mga Muslim. So dito makikita dito sa tinatawag na aya wawaritha Sulaimanu Daud at minana ni Sulaiman kay propeta Daud alayhis salam ay yung tinatawag na hikma, karunungan, at yung tinatawag na pagkapropeta na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isa sa kanyang mga dalil na si propeta Sulaiman ay isang propeta na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa nakilala tungkol kay propeta Sulaiman alayhis salam ay binigyan siya ng kakayahan na hindi binigay sa ibang mga tao at ibang mga propeta. At kabilang dito ay naiintindihan niya ang pagsasalita ng tinatawag na mga hayop. Ganon din kabilang dito yung tinatawag na langgam at saka yung tinatawag na mga ibon. So sila ay mga kawal ni itong tinatawag na mga ibon ay sila ay kabilang sa mga ginagamit ni Sulaiman alayhis salam sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Ibig sabihin ay, o kayong mga tao na itinuro sa amin. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasalita. Ibig sabihin ay naiintindihan ni Propeta Sulaiman ang pagsasalita ng mga ibon. Yan ang isa sa mga binigay sa kanya na kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At halos lahat naman ng mga propeta ay mayroong kanya-kanyang tinatawag na mga himala na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa nabanggit sa Banal na Quran ay sinabi ng Allah na وَحُشِرَ سُلَيْمَانُ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Ibig sabihin, ay meron siyang mga kawal na mula sa na mga tao, mga jin at mga ibon. So sila yung mga binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na sila ay nautusan niya ang mga jin, ang mga tao at ang mga pati ang mga ibon. Yan ay ginagamit niya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha ataw ala wadi an-namli قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Dito, noong si Propeta Sulaiman alayhis salam ay kasama niya ang kanyang tinatawag na mga kawal, ay nadaanan nila ang isang tinatawag na lugar na mayroong mga langgam. Ito ay lugar ng mga langgam. At narinig ni Sulaiman alayhis salam nang isa sa mga langgam, isa sa pinuno ng mga langgam na ito, kanyang sinabi, o kayong mga langgam, sabi niya, an-naml, udkhulu masakin ako, pumasok kayo sa inyong mga bahay. Bakit? Baka kayo ay tinatawag na maapakan at tinatawag na masira ang inyong mga buhay kapag dumaan ang mga kawal ni Propeta Sulaiman na ito ay hindi nila ito maramdaman. Dahil hindi nila ito sinasadya, hindi nila maramdaman dahil maliliit tayo na mga nilikha. So dito ay napangiti si Propeta Sulaiman dahil sa nakita niya na yung isa sa mga langgam na ito ay
Subhanallah, naisip niya yung tinatawag na mga bagay at siya ay nagbabala, siya ay kumbaga inisip niya yung kapakanan ng tinatawag na kapwa niya, mga langgam. Dito, isa sa mapupulot natin na aral, syempre, ay yung tinatawag na dapat ang isang mananampalataya ay sikapin niya na makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anfa'un nas aw ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Ang pinakamainam na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang maraming na itutulong sa kanyang kapwa. Ito man ay salita, ito man ay pagpapayo, ito man ay kayamanan, ito man ay bagay na makakatulong sa ating kapatid o sa ating kapwa. Okay, dito, una, nakakausap niya ang mga ibon. Ganon din ang naiintindihan niya ang salita ng mga langgam at ginawa sa kanya ang mga jin na kanyang maging mga kawan. Dito, makikita natin sinabi ng Allah, وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Allahu Akbar. Ito, nung nangyari ang pangyayari ito, nung narinig ni Sulaiman alayhis salam, naintindihan niya ang pag-uusap ng mga langgam, ay sinabi niya agad kay Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabb, tinawag niya ang Panginoon niya, Allah, awzi'ni an ashkura ni'matak. Siya ay sinabi niya na, Ya Allah, na gabayan mo ako, patnubayan mo ako, upang ako ay tulungan mo na makapagpasalamat sa mga biyaya na binigay mo sa akin at sa aking tatay. So, hindi nakalimutan ni Propeta Sulaiman alayhis salam na ang mga biyaya na meron siya at ang mga biyaya at ang mga biyaya na tinatawag na sa kanyang tatay na si Propeta Daud alayhis salam, ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga katanungan mamaya po inshallah. Okay. Dito sasabihin na mapupulot natin aral dito ay palagi nating dapat tandaan ang biyaya sa atin ng Allah. Hindi ibig sabihin, tinan mo, si Propeta Sulaiman alayhis salam ay halos lahat ang hangin ay binigay sa kanya na kapangyarihan ng Allah. Nakakausap niya ang nakakausap niya at naiintindihan niya ang mga ibang mga hayop katulad ng ibon, katulad ng langgam. At ang mga jin ay binigay sa kanya ng mga kawal niya. Walang pwedeng tinatawag na sumuway sa kanya. Pero ganun pa man ay palagi niyang inaalala ang awa sa kanya, ang biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito galing sa kanyang kakayahan. Tayo, ganun din dapat ang isang mananampalataya. Ano man ang galing natin, ano man ang talino natin, ano man ang kayamanan, ano man, hindi po mapapa sa atin ang anumang bagay maliban lamang sa pahintulot at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang katotohanan. Dahil ang Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya narapat lamang na magpasalamat tayo kung ano ang meron tayo ngayon. Ano man ang meron tayo sa ating pamumuhay ay magpasalamat tayo kay Allah dahil ito ay tinatawag na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito si Sulaiman sinabi niya na Ya Allah, gabayan mo ako, patubayan mo ako, tulungan mo ako upang ako ay makapagpasalamat sa biyaya mo sa akin at biyaya mo sa aking tatay. At sinabi nito, wa an a'mala saliha, at ako ay makagawa ng mabuting gawain. Subhanallah. Ang mga propeta, ito si katulad ni Propeta Sulaiman alayhis salam, ang binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kakayahan ay ginamit niya para kay Allah. Ano man ang meron tayo, binigyan tayo halimbawa ng kayamanan, Allahu Akbar. Nabanggit sa hadith na dalawa ang pwedeng kaingitan ng mabuting pagkaingit. Dito yung mga tao kasama dito ay yung binigyan ng kayamanan at ito ay ginastos niya para kay Allah. Allahu Akbar. Maraming mga kapatiran na tinatawag na may mga binigyan ng kayamanan na dapat ay ang ginagawa nila ay magpasalamat sila kay Allah at sila ay tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga malapit na mga kamag-anak. Okay, dito, ang kwento naman, papasok tayo sa kwento ni Hudhud. Sino itong si Hudhud? Kapag nabanggit si Propeta Sulaiman, ay nababanggit itong si Hudhud. Si Hudhud ay isang ibon. Pero siya ay nakakausap ni Propeta Sulaiman alayhis salam. Isang araw ay habang tinitingnan at
kumbaga sa ano ay tinitingnan ni Propeta Sulaiman alayhis salam ang kanyang mga kawal, ang kanyang mga ginagamit para sa landas kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang tinatawag na mga kawal. At kasama dito si Hudhud. At sinabi niya, sinabi siya banal na Quran, Surah An-Naml, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى هُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Sabi niya, bakit hindi ko makita si Hudhud? Siya ba ay nasaan si Hudhud? Sabi niya, siya ay paparusahan ko kapag siya ay dumating, siya ay kakatayin ko kapag siya ay hindi dumating ng balita. Hindi siya tinatawag na wala siyang sapat na dahilan na bakit nasaan siya. Hindi siya nagpaalam at bakit ano yung dahilan kung bakit hindi siya dumating. At kapag wala siyang sapat na dahilan, siya ay paparusahan ko. Sabi ni Propeta Sulaiman alayhis salam, dahil ang mga ibon, mga jin, ginagamit niya ito sa pakikipaglaban sa landas kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sabi, dumating si Hudhud at kaning sinabi kay Sulaiman, فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. Sinabi ni Hudhud na may bagay na alam ako na hindi mo alam, subhanallah. So dito makukuha natin na aral dito, ang mga propeta hindi nila alam ang ilmul ghaib, ang lingid na kaalaman. Dahil nakakasigurado una-una si Hudhud na hindi ito alam ni Propeta Sulaiman dahil siya ang dumaan sa lugar na yon. Kasi sinabi niya na tinatawag na may alam ako, may nakita ako na ito ay hindi mo nalaman. Ibig sabihin, maging ang mga ibon ay alam nila na wala nakakaalam sa ilmul ghaib, yung mga lingid na kaalaman. At dahil dito, sinabi niya, ang pinakamalaking balita ko sa iyo ay yung binabain yakin na totoo na ito yung tinatawag na lugar na Saba. Ano yung Saba? Lugar sa Yemen. Itong tinatawag na Saba. Sabi niya, وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْدُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Subhanallah. Nakita ko, sabi ni Hudhud, dinaanan ko itong kaharian na ito sa Saba sa Yemen, na ang kanilang hari o kanilang rena ay babae, ang namumuno sa kanila ay babae. Ito ay palasyo, ito ay sila ay siyang namumuno doon, at nakita ko sila na sila ay nagpapatira pa sa araw. Nagpapatira pa sa araw na min dunillah. Sila ay sumasamba maliban kay Allah. Subhanallah. So dito makikita natin yung tinatawag na determination ni Hudhud, yung tinatawag na yung iniisip ni Hudhud, yung kanilang kapakanan. Bakit? Dahil sila ay naligaw, sumasamba sa araw. So si Hudhud, ang kanyang naisip na ito ay sabihin ko kay Sulaiman upang sila ay iparating sa kanila ang tauhid na pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. So dito, makikita natin na kapag ang tao ay nagdadawa, kapag pinaparating niya ang relihiyong Islam, ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, unang-una rito ay mapapansin natin ay dapat yung awa natin sa mga tao. Bakit? Dahil sila ay sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga baka, mga nilikha, at iba pang mga inukit, ano pa yan ang mga sinasamba. So, dapat ay maawa tayo sa kanila, at ito yung dapat na gawin natin na iparating natin sa kanila ang tunay na relihiyon na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. So si Hudhud, napansin niya ito, bakit sila sumasamba sa araw? Subhanallah. Hindi sila sumasamba kay Allah. Kaya ito ay sinabi niya kay Propeta Sulaiman alayhis salam. Sabi ni Propeta Sulaiman alayhis salam, قَالَ سَنَنْدُرُ أَسَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Titingnan ko, sabi niya, kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Dalhin mo, sabi niya, dalhin mo itong aking sulat sa kanya at tingnan mo kung ano ang kanyang gagawin, ano ang gagawin ng rena na ito. Sinabi niya, kalat, nung dumating itong si Hudhud at may dalang sulat, at ito ay ibinigay niya, hinulog niya doon sa tinatawag na rena ng Saba, at ito ay kinuha ng rena ng Saba at binasa niya. Sabi niya, kalat, ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sabi niya, may dumating sa akin na ito ay tinatawag na mabuting tinatawag na sulat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Subhanallah. Ito yung mensahe ni Propeta Sulaiman alayhis salam, na dahil si Sulaiman ay binigyan ng kapangyarihan, kakayahan, hari na propeta,
At ito ay siya ay kilala mismo ng lahat ng mga tao na malalapit sa kanya. So dito, maging itong rena na ito ay kilala niya si Sulaiman kaya sinabi niya na innahu min Sulaiman. Ito ay galing kay Sulaiman na wa innahu bismillah. Ito yung sulat, Bismillahirrahmanirrahim. Sa pamagitan ng pangalan ng Allah, ang maawain, mahabagin, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Huwag kayo magmalaki at kayo ay pumunta sa akin na kayo ay mga muslim. Ito ay bilang awas sa kanila. Ito ay sulat na ipinaparating sa kanila ang mensahe ng Islam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. So ang mga lahat ng propeta, isa lang ang kanilang mensahe, ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha at iwasan ang anumang mga pagsamba, pagsamba sa ribulto, pagsamba sa mga hayop, mga nilikha, dahil yan ay tinatawag na kaligawan. Bagkus ang dapat sa tao ay magpakatotoo siya, sambahin niya ang lumikha sa kanya na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, sinubukan, sinabi ni itong rena na ito, naisip niya, kinausap niya ang mga tao, sabi niya, may dumating sa akin na sulat, ano ang inyong masasabi sa akin, ano yung inyong maipapayo na ito ay galing kay Sulaiman, sinabi niya, huwag kayo magmalaki, bagkus kayo ay dumating sa akin na kayo ay mga Muslim. Ano ang inyong masasabi? Sabi ng ibang mga, yung mga malapit na mga pinuno na malapit doon sa arena, na tayo ay sabi niya ay malakas, matatapang, kung gusto mo, ano ang naisip mo, ay sabihin mo. Kung gusto mo makipaglaban, makipaglaban tayo. Pero kung ano ang gusto mo, kung iba ang iyong tinatawag na naisip mo na gawin, ay nasa sayo ang desisyon. Nasa sayo ang desisyon. Okay, sinabi ng rena na ito, na tinatawag na kapag ang mga ganitong mga pinuno na malalakas, matatapang, ay kapag sila ay pumasok sa isang lugar, ay talagang masisira ang isang lugar at gagawin nila yung mga tao dyan, mga pinuno dyan na tinatawag na mga alipin o gagawin nila ito. Ito yung nakasanayan ng lahat ng mga hari na sa pakikipaglaban ay tinatawag na mangyayari po, okay? Mangyayari po karamihan na pag ito ay pumasok, itong magkaroon ng gera, syempre yung mga pinuno ng lugar na ito, magiging alipin ang mga babae, ang mga hari ay papatayin at magagawing alipin. So, yan ay naisip nitong babae na ito, na rena, na mas maganda na tayo ay magpadala ng regalo. Ha? Magpadala tayo ng regalo sa kanya at tingnan natin kung ano ang kanyang isasagot. So, dito, una-una makikita natin na magaling din itong rena ng Saba. Bakit? Kasi iniisip niya kung ang tao na ito, ano ang gusto niya. Si Propeta Sulaiman, ikilala nila. Pero gusto niyang subukan kung siya ba ay isang hari, pinuno na gusto niya ng kayamanan. Kasi kung gusto niya ng kayamanan, ay magbigay tayo sa kanya ng kayamanan. Pero ano ba yung gusto niya? Baka iba yung gusto niya. Okay? So dumating ang regalo na ipinadala ng mga kayamanan na galing sa Saba, na ipinadala kay Propeta Sulaiman alayhis salam. At nung ito ay dumating kay Propeta Sulaiman, ay nagalit si Propeta Sulaiman alayhis salam at sinabi niya na yan ay tinatawag na hindi yan ang kailangan ko, kundi kailangan ko na kayo ay magmuslim. Ibalik mo, sabi niya, ang tinatawag na mga regalo na yan at huwag mong kakalimutan na mas mainam ang binigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa mga bagay na yan. Allahu Akbar. Sinabi niya, mas mainam ang binigay sa akin. Hindi niya pa rin makalimutan ang biyaya, bigay sa kanya ng Allah na biyaya. So, tayo, ano man ang meron tayo, huwag natin sabihin na dahil sa talino ko, dahil sa tapang ko, dahil sa hindi, wala po tayong makukuha na ganun maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, ay bumalik itong tinatawag na ibinalik sa mga yung nagdala ng regalo at ito ay napagtanto ni yung rena ng Saba na itong si Propeta Sulaiman alayhis salam ay totoo ang kanyang hangarin, hindi niya hangarin ang kayamanan, bagkus hangarin niya ay ang kaligtasan ng tao na ito, ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya nagdesisyon nagdesisyon itong si tinatawag na Malikatus Saba, itong rena ng Saba, na sila ay pupunta sa tinatawag na kaharian ni Sulaiman upang sila ay tanggapin nila ang tinatawag na relihiyong Islam. Dahil ito ay napagtanto nila na tama itong si Propeta Sulaiman alayhis salam. Ngayon,
Si Propeta Sulaiman alayhis salam, nung nalaman niya, napagtatunayan niya na darating itong tinatawag na rena ng Saba kasama ang kanyang mga tao, mga nasyon niya, na sila ay upang magmuslim, ay sinabi niya na qala ya ayuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha. Sino ang sabi niya sa mga tao na malapit sa kanya, sa mga jin na sa paligid niya, ay sino sa inyo ang kaya niyang dalhin sa akin ang kanyang palasyo? Ano yung palasyo? Yung palasyo ni itong reyna na ito. Okay? Walang nabagit na pangalan actually. May mga binanggit sila na pangalan na si Bilqis o iba pang ano, pero actually sa Quran at sa Sunnah wala pong nabagit na pangalan, which is reyna siya ng tinatawag na Saba. May mga nabagit na pangalan pero sa Quran sa Sunnah binanggit ay reyna po siya ng tinatawag ng Saba at wala siyang binanggit na pangalan. At hindi po ito makakatulong sa ating iman o pananampalataya. Okay. Dito ay sinabi niya na sino ang kaya niyang dalhin sa akin ang tinatawag na kaharian ng babae na ito, yung reyna na ito. At sinabi ng Ifrit, itong jin, na sabi, قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Ako sabi niya, itong Ifrit na jin na ito, dahil si Propeta Sulaiman alayhis salam ay Muslim at saka hindi Muslim na jin, ay binigay sa kanya ng kakayahan Allah, ay sila ay mga alipin niya, sila ay mga sundalo niya. Anong inutos sa kanya ay gagawin nila. Hindi sila pwedeng tumanggi sa kanya. Okay? So dito, sabi ng Ifrit na ito, sabi niya, ay kaya kong dalhin itong yang bago sila dumating dito sa atin, kay si Propeta Sulaiman ay sa Sham, sa isa Palestine, at si itong Rena ng Saba ay sa Yemen. At ito sabi niya, bago ka umalis sa tinatawag na yung kinaupuan, kasi si Propeta Sulaiman ay nagbibigay ng hatol sa mga tao mula sa umaga hanggang sa gabi. Sabi nito, bago ka umalis doon, ibig sabihin bago dumating ang gabi, sa paglubog ng araw ay darating at nandito yung tinatawag na palasyo ng reyna na yan. Pero dumating ang isa at sinabi niya na, qala alladhi indahu ilmu min alkitab, at sinabi ng isang tao na ito na meron siyang kaalaman sa kasulatan, at sinabi niya na, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuk, bago at tinatawag na pumikit, bago ka pumikita sa yung tinatawag na bago bumalik sa iyo yung bago ka kumurapa, ay darating sa iyo agad ang tinatawag na palasyo ng reyna na yan. So dito lahat ng mga ulama nagsabi na ito ay mabuting isa itong mabuting tao na kapag siya ay nanalangin ay talagang tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil siya ay mabuting tao at humihiling siya sa pamagitan ng mga pangalan at katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. May nagsabi naman ng mga ulama, siya mismo, si Sulaiman na nagsabi na, sinabi niya sa jin na yun na ako mismo ang magdadala niyan bago pa kumurap ang yung tinatawag ang yung mata, ay tinatawag na dadalhin ko dito sa pamagitan ng tinatawag na kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron naman nagsabi na ito ay siya ay isang jin. Okay, so dito ay dumating itong, syempre dumating ang mga tao kasama si yung hari o yung rena ng Saba, at pagdating nila doon at nabanggit sa Banla Quran na yung palasyo ay tinanong, kasi nandun yung palasyo niya, at tinanong ni Propeta Sulaiman alayhis salam na yan ba o kaya ay ibang tao yung mga inutusan ni Propeta Sulaiman, tinanong itong rena kung ito ba yung palasyo mo, ito ba yung palasyo mo, at kaniyang sinabi na parang katulad niya, kasi nag-utos si Propeta Sulaiman na dagdagan o may mga iibahin doon sa tinatawag na palasyo ng rena na ito, at pagdating niya ay sinabi na parang ganoon siya dahil nanigurado siya dahil may mga nabago. So yan ay tinatawag na kabilang din sa mga nabanggit na tinatawag na yung kanyang pagpasok doon, pagpasok ay inutusan siya na pumasok doon sa tinatawag na upuan kung saan pag may mga bisita ay doon sila pinapapasok bilang pag-welcome sa kanila, ay merong tinatawag na bago siya pumunta doon ay merong parang tubig. Ito pala ay hindi tubig kundi ito ay transparent lamang, at nilagyan siya ng mga parang mga diamond at iba pa, at nakita ito ng hari ng o rena ng Saba, at kanyang itinaas ang kanyang tinatawag na taub, kasi yung kanyang damit itinaas niya ng konti, kakaunti,
para hindi siya mabasa. Pero sinabi sa kanina, hindi yan tubig, bagkus yan ay tinatawag na mga gawa sa mga diamante, gawa sa mga ano, para lang, para ito ay naging transparent. So, isa yan sa mga tinatawag na mga kwento na nabanggit sa Quran na dapat nating paniwalaan. So, dito, may kwento na napangasawa ba ni Propeta Sulaiman itong si itong babae na ito o hindi, wala pong nabanggit sa Quran at saka sa Sunna. Maari may na mga nababanggit pero wala pong mga matibay na mga katibayan ng mga bagay nito. Okay, dito sa banal na Quran sinabi ng Allah na sinubukan namin, sinabi ng Allah sinubukan namin sinubukan namin si Sulaiman. Ibig sabihin ay sa isinubukan ng mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, walakad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab. Dito, mayroong tamang kwento, mayroong kwento na kasinungalingan. Unang kwento ay tamang kwento. Anong nangyari? Si Propeta Sulaiman alayhis salam ay siya ay sumumpa at nagsabi na ako ay sisiping sa aking siyam na put asawa. 90 na asawa niya, ayun na siya nabanggit sa hadith, at lahat ako ay magkakaanak sa kanila at sila ay gagawin ko na mga sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung hangarin niya ay maging mga anak niya ay maging mga sundalo para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga propeta. Meron silang dahilan. Kaya sila nag-asawa ng marami kasi ang dahilan nila hindi sa kanilang sarili. Bagkus ito ay ang dahilan nila ay pangkalahatan. So, pero dito sa sinabi niya, nakalimutan niya na sabihin na insha'Allah. Insha'Allah. Okay? Nakalimutan niya sabihin ng salitang insha'Allah. At noong siya ay sumiping sa kanyang mga asawa, ay tinatawag na noong siya ay nagkaanak, ay hindi siya nagkaanak ng kahit isa maliban sa isa lamang na kalahating tao. Subhanallah. Yan ay pagsubok sa kanya dahil hindi siya nagsabi ng insha'Allah. Kaya kinakailangan po sa isang mananampalataya na kapag meron tayong gagawin, meron tayong mga gustong gawin, mga future na gagawin, ay sabihin natin ang insha'Allah. Dahil wala tayong kakayanan maliban sa pahintulot ng Allah. Ano ibig sabihin ng insha'Allah? Insha'Allah kung gustuhin ng Allah. Ito ay pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat sa isang mananampalataya ay sabihin natin ang insha'Allah kung may mga gagawin tayo na tinatawag na mga gagawin natin sa darating na mga araw. So yan ay dapat natin gawin. Dito, ang kasinungalingan naman na kwento ng ibang mga naunang mga kasulatan at yung iba na sa Biblia, na si Sulaiman ay minsan daw siya ay, dahil meron siyang sa pamagitan daw ng kanyang singsing, yun ang kanyang kapangyarihan. Meron siyang singsing, na ito ang kanyang kapangyarihan, at kapag daw siya ipapasok sa palikuran, ay ito ay iniiwan niya. Kaya isang araw, siya ipapasok sa palikuran, ito ay binigay niya sa kanyang asawa, isa sa kanyang mga asawa, at pumasok siya sa palikuran. At nagkatawang tao si Shaitan, at sabi niya, ako si, paglabas niya ay nakatawan yung tinatawag na kamukha ni Sulaiman, alayhis salam, at sabi niya, ibigay mo sa akin ang tinatawag na singsing at sinuot niya. At pagkatapos, paglabas ni Sulaiman alayhis salam, ay tinatawag na wala yung singsing, nawala na yung kanyang kapangyarihan. Kaya si Shaitan ang naghari ng ilang taon hanggang sa nawala yung kapangyarihan ni Propeta Sulaiman, hanggat sa isang araw ay naligaw siya sa isang lugar at siya ay kumain doon, at pag yung kanyang makakain na ay nandun pala sa isda na yun dahil itinapon ni Shaitan itong singsing sa karagatan, at yung isda na yun ay nakain niya itong singsing, at pagkatapos ay yun ang hinanda ng isang bahay para kay Sulaiman alayhis salam dahil nawala na yung kanyang kapangyarihan, hindi na siya kilala. At pagkatapos ayun, bago niya kainin, nakita niya itong tinatawag na singsing niya, at ito ay ibinalik ang kanyang kapangyarihan. Yan po ay kasinungalingan. Wala po yan sa Quran, wala po yan sa Sunna. Yan ay hindi pwede. Bakit? Una-una, hindi pwede na magkatawang tao si Shaitan bilang isang propeta. Bakit? Kasi kung magkatawang tao sila bilang isang propeta, marami sila maliligaw. Maraming pwede magsabi na siya ay propeta. O, hindi sila pwede na tinatawag na
magpakitang tao o tinatawag na magmukhang tao na katulad ng mga propeta. At hindi po sa pamagitan ng singsing, wala po iyang katotohanan. Bagkos sa pamagitan ito ng kakayahan ng Allah, binigay sa kanya itong mga kapangyarihan niya. Itong mga kapangyarihan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah. Okay. Kabilang din sa binigay sa kanina ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, basahin natin. Hiniling ni Propeta Sulaiman alayhis salam yung tinatawag na kapangyarihan na sabi niya qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sabi niya, O Allah, ako'y patawarin mo at bigyan mo ako ng kapangyarihan na hindi mo na wala kang bibigyan dito pagkatapos ko. Ibig sabihin, siya lang yung tinatawag na nagkaroon ng ganitong kapangyarihan. Innaka antal wahhab. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagbibigay sa lahat ng bagay. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi, at ibinigay namin sa kanya, sinabi ng Allah, yung rih, yung hangin. Kahit saan niya gustuhin, mapupunta din ang hangin. At dahil dito, kabilang sa nabanggit ng ating mga ulama, ay isang beses ito ay pangpalit sa kanya, dahil isang beses ay siya ay nahuli sa kanyang pag-alala kay Allah, dahil meron siyang oras na nag-alala siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanyang mga kabayo. Gusto-gusto niya ang mga kabayo na ito, na malalaki at saka magaganda ang mga kabayo na ito. Nabanggit ito sa Banal na Quran na kung saan itong kabayo na ito ay gustong-gusto ni Sulaiman alayhis salam, pero dahil sa oras hindi niya namalayan, ay lumagpas ang oras at hindi siya nakapag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ibang mga kwento ay sinabi na naiwan niya ang salatul asr o isang sala, at ito ay sinabi ng mga ulama na hindi pwede ito na mangyari sa isang propeta. Pero ang sabi ng mga ulama, ibang mga ulama, na ito ay hindi niya sinasadya. Pero dahil sa kanyang kagustuhan sa mga kabayo na ito, na itong mga kabayan ito ay ginagamit niya sa pakikipaglaban sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, ay dahil sa kagustuhan niya rito, ay nakalimutan niya, o sabihin ay hindi na sinasadya na hindi siya nakaalala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil dito ay inutusan niya. Sa ibang riwaya ay inutusan niya na ipakatay itong mga kabayo at ipinakain sa mga tao, dahil sa maaari sa kanila panahon ito ay pinapahintulutan at inshallah nakainin itong tinatawag na kabayo. Ganun din yung tinatawag na sa ibang mga riwaya, sinabi nila na siya ay nagbalik loob lang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya man ito sinasadya at hindi niya pinakatay itong mga kabayo. Okay. So dito, isa sa mga binigay sa kanina ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil sa iniwan niya, yung nabanggit sa mga riwaya na pinakatay niya itong mga kabayo, ay binigyan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapalit nito, na ito yung hangin. Saan niya gustuhin ay papuntahin ang hangin, ay ito ay binigay sa kanya ng kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At napakabilis, kahit saan niya gusto pumunta, ginagamit niyang hangin, ay nakakapunta siya, dahil ito ay binigay sa kanya ng kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa shayatin kullu banna'in wa ghawas. At sila, yung mga tinatawag na mga syaitan naman, ay ginagamit ni Propeta Sulaiman sa pagpapatayo ng anumang gusto niyang ipatayo ng mga bahay o yung mga tinatawag na palasyo o kaya masjid. So yan ay tinatawag na ginagamit niya ang mga syaitan. Wala silang kakayahan na tumanggi, dahil ito ay binigay ng kakayahan kay Sulaiman. At gawas, ibig sabihin ito yung sila ay kumukuha ng mga tinatawag na yung mga lutuan, malalaking lutuan, na para sa mga tao, para sa mga sundalo ni Propeta Sulaiman alayhis salam, gumagawa lahat ng ito ay yung mga syaitan, mga jin. Wa akharina muqarranina fil asfad. At yung iba naman na sumuway sa kanila ay sila ay nakatali, sila ay nakakadena, sila ay nakakulong. Dahil sila ay tumanggi. Kapag tumanggi, ay may kakayahan si Sulaiman alayhis salam, binigay sa kanila Allah na tinatawag na ikulong ang mga jin na ito, na mga pasaway. Okay, dito isa sa mga pinagbintangan din si Sulaiman alayhis salam yung tinatawag na siya daw ay tinatawag na gumagamit ng mahika, at ganun din na siya ay sumamba,
maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay sinagot ng Quran at sinagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi na wama kafara Sulaiman walakinnal shayatina kafaru. Okay? Sabi hindi sumuway si propeta Sulaiman bagkus ang mga shayatin ang sila ang tinatawag na sumuway. So si propeta Sulaiman, propeta po siya, pinili po siya ng Allah kaya hindi pwede na mangyari na gagamitin na itong mga sihir bagkus ito ay kapangyarihan na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na sinasabi nila na siya ay tumanggi sumamba daw sa tinatawag na mga sinasamba ng kanyang mga asawa. Yan ay tinatawag na kasinungalingan. Nabanggit po yan sa ibang mga talata sa Biblia na meron daw sinasamba ang ibang mga asawa niya at dahil dito ay sinamba rin ito ni Propeta Sulaiman. Yan po ay kasinungalingan. Hindi po totoo yan. Sila ay propeta. Ang dala nilang mensahe ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Yun ang dala nila. So paano sila sasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ganun din na isa sa mga binigay sa kanya na kakayahan ay siya ay naghahatol sa mga tao. Siya yung nagbibigay ng hatol sa mga tao. Yan ay binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kakayahan. At isa sa mga kwento na nabanggit sa Banal na Quran na ang batalata, Faham na Sulaiman at nabanggit sa Banal na Quran ito, wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شهيدين. Dito may dalawang lalaki, mayroong farm ang isa sa kanila at ang isa naman ay mayroon siyang tinatawag na kambing o mayroon siyang tupa. So sa gabing yun ay yung tinatawag na tupa na ito ay hindi napangalagaan ng may-ari kaya pumunta ito sa tinatawag na isa sa farm ng isang tao at sinira niya lahat ng nandun sa farm. At kinabukasan sila ay pumunta kay Propeta Sulaiman o Propeta Daud alayhis salam at si Propeta Daud alayhis salam pinakinggan niya ang kanilang sinabi, tingnan niyo kung ano halaga nung nasira ng kambing na ito, yung tupa na ito. At sabi niya, ang halaga na ito ay kasing halaga ng kambing. Kaya sinabi ni Propeta Daud alayhis salam na ang tinatawag na kambing mo ay ibibigay mo sa kanya dahil yun ang halaga ng nasira ng kambing mo. So sila ay pumayag, tapos na doon hanggang sa dumating si Propeta Sulaiman alayhis salam at sinabi, nagpaalam siya sa kanyang tatay na pwede ba na ako ang bigyan ko sila ng tinatawag na hatol. Siyempre, respeto niya sa tatay niya dahil si Propeta Daud alayhis salam ay kabilang din sa binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na maghatol sa mga tao. So dito, sinabi sa Banal Quran na lahat ang kanilang hatol ay lahat ay tama pero mas mainam ang hatol ni Propeta Sulaiman. At sinabi ni Propeta Sulaiman alayhis salam na ang pinakamainam ay yung tinatawag na mga nasira ng kambing mo, yung tinatawag na tupa mo, ay ayusin mo, itanim mo. At habang inaayos mo yon ay yung kambing mo ay sa yung nagmamayari ng farm na yon at pwede niyang pakinabangan yun hanggang sa tinatawag na maayos yung tinatawag na sinira ng kambing mo at pagkatapos ay ibabalik sa iyo ang kambing mo. So sinabi sa Banal Quran na mas mainam yung, lahat yan ay mabuti syempre, lahat yan ay tama, pero mas mainam yung tinatawag na hatol ni Propeta Sulaiman alayhis salam. Ganun din sa dalawang nanay na dumating kay Propeta Daud alayhis salam at lahat sila ay tinatawag na mayroon silang dalawang mga anak at yung isa sa kanila yung tinatawag na panganay ay yun ang tinatawag na nakain yung tinatawag na kaniyang anak isang hayop o kinain ng hayop itong tinatawag na anak niya. So dito, lahat sila nag-aangkin na ang batang natitira ay sa kanila. So dumating sila kay Propeta Daud alayhis salam, ang tatay ni Propeta Sulaiman alayhis salam, at sinabi, pinakinggan niya, at marahil mas malapit ang mangkatibayan ng panganay na ito na sa kanya yung bata. Okay? Pagkatapos ay ang hatol ni Propeta Daud alayhis salam ay ito ay mapupunta sa panganay na nanay. Ngayon, dumating si Propeta Sulaiman at sinabi niya na kung pwede ay pahintulutan mo ako na bigyan ko sila ng hatol. Sinabi na ni Propeta Sulaiman na ang hatol ko ay puputulin sa gitna ang batang yan.
Ang panganay, nanay, ay pumayag, sabi niya, walang problema. At tinanong yung mas bunso na nanay, sabi nung nanay na yun ay, hindi. Hindi ako papayag, sa kanya na lang yung ano. Yan ay anak niya, sa kanya. So nakita ni Propeta Sulaiman, yung awa na nandoon sa tinatawag na bunso na nanay. Kaya nalaman niya na yun ang tunay na may anak doon sa bata kasi ayaw niya, kahit hindi ba pa sa kanya, basta lang mapangalagaan yung bata. Yun naman yung tinatawag na panganay na nanay at mas ginusto niya na mahati, subhanallah. Kaya yun ang hinatol ni Sulaiman alayhis salam. At hindi ibig sabihin na mas magaling si Propeta. So, lahat sila ay propeta. May mga hato si Propeta Daud alayhis salam na siya ay siyempre naghatol ng makatarungan na paghatol. Pero gaya na sinabi natin, ang tanging hindi nagkakamali ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, sinabi nga ng propeta na maaring may dumating sa akin na humihingi ng hatol at ang titingnan ko ay yung tinatawag na malinaw ang kanyang katibayan. Hindi, maaring ako'y magkamali, maaring hindi. Pero yun ang tinatawag na, ang titingnan ay yung tinatawag na malinaw na malapit sa katibayan. Okay. Si Propeta Sulaiman alayhis salam ay tinatawag na habang siya ay nakaupo sa kanyang tinatawag na upuan dahil tinatawag na pagpapatayo ng Masjidil Quds, ha? Ang Masjidil Quds ay hindi ang nagpatayo diyan ay si Propeta Sulaiman alayhis salam. Ito ay pinatayo ni Propeta Yaqub alayhis salam. Si Propeta Yaqub alayhis salam na anak ni Propeta Ishaq alayhis salam. Okay? Ang pagitan ni Propeta Yaqub at saka si Propeta Sulaiman ay mahigit 1,000 taon. Matagal. At ano yung patunay? Sa hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na tinanong siya anong pagitan ng anong unang bahay na tinatawag na banal na bahay, ang bahay o yung tinatawag na Masjidil Haram. At sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagitan nila ng Masjidil Quds, ang pangalawang banal na bahay ay yung tinatawag na ang pagitan nila ay 40 taon. Ibig sabihin 40 years. So ang pagitan nila ni Propeta Ibrahim at saka ni Ismail at saka ni Yaqub ay halos 40 years. So isa ito sa patunay na ang nagpatayo ng Masjidil Quds ay si Propeta Yaqub alayhis salam. Ngunit binago lang ito, ipinatayo ito muli ni Propeta Sulaiman alayhis salam. At nabanggit doon na habang siya ay nakaupo at dahil sa ang mga jin, hindi nila alam kung siya ay namatay na o hindi. At yung pala ay namatay na si Propeta Sulaiman alayhis salam. Hindi nila ito nalaman hanggang sa tinatawag na nasira yung kanyang tungkod at nakita nila na nahulog si Propeta Sulaiman alayhis salam dahil nga sa tungkod ay tinatawag na nasira. At dahil dito ay saka nila nalaman na si Propeta Sulaiman alayhis salam ay namatay na. Okay. So dito, isa sa mga mapupulot natin na aral dito, syempre ay ang pagpapasalamat sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nakakalimutan, maging ang mga propeta, sa mga binigay sa kanila na mga biyaya ay nagpapasalamat sila, nagsabi sila na ya Allah, ay tulungan mo ako na makapagpasalamat ako at makagawa ako ng kabutihan na ito ay magamit ko ang iyong mga biyaya. Tayo ba ay misan ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng ganyan? Yung binigay sa atin na kaalaman, magamit natin para kay Allah. Ano mang kaalamang meron ka? Halimbawa, isa kang doktor. Magamit mo ito para kay Allah. Isa kang tinatawag na teacher. Isa kang engineer. Isa kang tinatawag na driver. Isa kang magamit mo ito para kay Allah. Ano mang binigay sa iyo na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magamit sa iyo. Magamit mo ito sa landas kay Allah. Yan ang tinatawag na totoong biyaya. Pero kapag yan ay pagsubok sa iyo, ang mga tao na binigyan sila ng biyaya, hindi nila ito nagamit kay Allah, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ito ay nagamit nila sa pagsuway kay Allah, yan ay tinatawag na pagsubok sa kanila na sila ay paparusahan dun, subhanallah. So hindi lahat ng binigyan ng biyaya ay ito ay biyaya sa kanya, bagkus ang iba ay pagsubok. Pero ang tao na siya ay ginamit niya ito para kay Allah, yan ang tinatawag na totoong biyaya na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung biyaya sa iyo ng Allah ay magamit mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pa mga aral tulad na nabanggit natin na mapupulot dito sa mga kwento ni Propeta Sulaiman alayhis salam. Ganun din yung tinatawag na kahalagahan ng tauhid, pagpapalaganap ng tauhid, si Hudhud, isang ibon,
Pero nung nakita niya ng mga tao na sumasamba sa rebulto, ito ay naging malaking bagay sa kanya. Kaya pumunta siya kay Sulaiman alayhis salam at ipinarating niya ang ginagawa ng mga tao ito upang iparating sa kanila ang tauhid, pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Ang tauhid ay tinatawag na bagay na dapat hindi mawala sa isang Muslim. Kaya nga po, anumang mga bagay, yung mga narinig natin na may mga bagay na maswerte daw, may mga bagay na ganyan, dapat alamin natin ang tauhid. Ang tanging nagbibigay ng biyaya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Merong mga tulad nung nabanggit na ikinwento ng ano, yung sa Lanao na merong ipinanganak na Tingting Abulawan, yung pinanganak na ano, ang nabanggit doon ay tinatawag na ito ay nagkamali sila doon, syempre tao tayo nagkakamali, pero dapat yung maganda ipaalala sa kanila na ito ay hindi magiging swerte sa tao, dahil ang tanging nagbibigay ng biyaya sa tao ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang Quran, hindi mo pwedeng gawing itong ilagay mo sa pwesto mo para gawin mo na ito ay tinatawag na agimat mo para lumaki ang benta mo. Hindi po pwede. Ang Quran ay pinadala yan para basahin, para isabuhay, para pag-aralan. Hindi po gawing agimat doon sa tindahan mo. O kaya maglagay ka ng mga Ayatul Kursi, ilalagay mo sa sakyan mo, ilagay mo sa motor mo para hindi ka madiskrasya. Hindi po yun. Ang tanging nagbibigay ng tinatawag na biyaya o may hawak sa anumang mga pangyayari, ito man ay kasiyahan, ito man ay kalungkutan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pong may hawak diyan. Hindi po dahil yan sa isang tinatawag na mga bagay-bagay. So yan ay dapat na tandaan natin palagi, mapupulot na aral dito, yung tinatawag na pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung sinasabi natin, yung tauhid palagi. Sa buhay ng isang Muslim, hindi pwede mawala ang tauhid. Dapat ang tauhid pagsamba sa nag-iisang Allah. Pag sinabi mong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikaw lamang aming sasambahin at sa iyo lang kami hingi ng tulong. Aya, malinaw na aya. Ikaw lamang aming sasambahin at sa iyo lang kami hingi ng tulong. Bakit ka humihingi ng tulong sa ibang mga nilika? Bakit ka naniniwala sa mga pamahiin? Bakit ka naniniwala sa mga swerte-swerte diyan? Sabi mo, sa iyo lang kami hingi ng tulong. Sino nagbibigay ng biyaya? Ang Allah. Wala nang iba. Yan ang tauhid. Yan ang tauhid. So, sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito, at ganoon din na sa lahat po muli na bumati sa inyo ng assalamualaikum, wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, sa inyong mga pagtangkilik sa ating tinatawag na mga talambuhay ng mga propeta. At gaya po na palagi nating sinasabi na ang hangarin po natin dito ay upang makapulot tayo ng mga aral dito. Dahil ito ay binanggit ng Quran para tayo makapulot ng aral. Hindi ito parang dyaryo lang na babasahin mo tapos tatapon mo. Hindi. Yan po ay kinuwento ng Allah sa Quran para tayo ay makapulot ng aral. At ito ay may sa buhay natin at ito ay may bahagi natin. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doon po sa may mga katanungan, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message para mabigyan po natin ng linaw kung alam natin. Kung hindi naman, ay ito itatanong natin sa ating mga ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.